Unang Hari. Ang mga habili ni David kay Solomon. Ikalawang kabanata. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilin siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito, "Malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang, at sundin ang mga iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin, at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man magpunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Ito pa ang bilin ko sa iyo. Nalaman mo kung ano ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Zeruya. Pinatay niya ang dalawang commander ng mga sundalo ng Israel na si Abner na anak ni Ner at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sila na parang mga kaaway, pero ginawa niya iyon sa panahon na walang labanan. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay nila. Kaya gawin mo ang naiisip mong mabuting gawin sa kanya, pero huwag mong hayaan na payapa siyang mamatay sa katandaan. Ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzilay na taga Gilead at pakainin silang kasama mo. Dahil tinulungan nila ako nang tumakas ako sa kapatid mong si Absalom. Tandaan mo si Shimei na anak ni Gera, na taga Bahurim at mula sa lahi ni Benjamin. Isinumpa niya ako ng matindi nang pumunta ako sa Mahanaim. Pero nang magkita kami sa ilog ng Jordan, nakipagkasundo ako sa kanya sa pangalan ng Panginoon na hindi ko siya papatayin. Pero ngayon, ikaw ang hahatol sa kanya. Matalino ka at alam mo kung ano ang dapat gawin. Kahit matanda na siya, ipapatay mo siya. Pagkatapos, namatay si David at inilibing sa kanyang lungsod. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Si Solomon ang pumalit sa ama niyang si David bilang hari at tunay na matatag ang kaharian niya. Namatay si Adonijah. Ngayon, si Adonijah na anak ni Haggit ay pumunta kay Bathsheba na ina ni Solomon. Nagtanong si Bathsheba sa kanya, "Mabuti ba ang pakay mo sa pagpunta rito?" Sumagot si Adonijah, "Mabuti po. May hihilingin lang ako sa inyo." Nagtanong si Bathsheba, "Ano ba ang hihilingin mo?" Sumagot si Adonijah, "Nalalaman ninyo na ako na sana ang naging hari at hinihintay ito ng buong Israel. Pero iba ang nangyari. Ang kapatid ko ang siyang naging hari dahil iyan ang gusto ng Panginoon. Ngayon, may hihilingin ako sa inyo. At kung maaari, huwag niyo akong biguin." Nagtanong si Bathsheba, "Ano ba iyon?" Sumagot si Adonijah, "Kung maaari ay hilingin niyo kay Haring Solomon na mapangasawa ko si Abishag na taga Shunem. Alam kong hindi siya tatanggi sa inyo." Sumagot si Bathsheba, "Sige, sasabihin ko sa hari." Kaya pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon para sabihin sa kanya ang tungkol sa kahilingan ni Adonijah. Pagkakita ni Solomon sa kanya, tumayo si Solomon mula sa kanyang trono para salubungin siya. At agad siyang yumukod sa kanyang ina bilang paggalang. Pagkatapos muli siyang naupo sa kanyang trono. Nagpakuha siya ng upuan at ipinalagay sa kanan niya at doon pinaupo ang kanyang ina. Sinabi ni Bathsheba, "Mayroon akong maliit na kahilingan sa iyo. Huwag mo sana akong tatanggihan." Sumagot ang hari, "Ano po ang hihilingin ninyo? Hindi ko kayo bibiguin." Sinabi ni Bathsheba, "Hayaan mong mapangasawa ng iyong kapatid na si Adonijah si Abishag na taga Shunem." Nagtanong si Haring Solomon, "Bakit hinihiling ninyo na mapangasawa ni Adonijah si Abishag? Baka hilingin nyo rin na ibigay ko sa kanya ang kaharian ko, dahil mas matanda siya sa akin, at kakampi niya ang paring si Abiatar at si Joab na anak ni Zeruya." Pagkatapos, sumumpa si Haring Solomon sa pangalan ng Panginoon, "Parusahan sana ako ng Diyos kung hindi ko mapatay si Adonijah dahil sa kahilingan niya.
Ang Panginoon ang siyang naglukluk sa akin sa trono ng aking amang si David. Tinupad niya ang kanyang pangako na ibibigay niya ang kaharian sa akin at sa aking mga angkan. Kaya sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na mamamatay si Adonaya sa araw na ito. Kaya iniutos ni Haring Solomon kay Benaya na anak ni Jehoyada na patayin si Adonaya at pinatay nga niya ito. Pagkatapos, sinabi ni Haring Solomon kay Abiatar na pari, umuwi ka sa iyong bukirin sa Anatot. Dapat kang patayin, pero hindi kita papatayin ngayon dahil katiwala ka ng kahon ng Panginoong Diyos noong kasama ka pa ng aking amang si David at nakihati ka sa kanyang mga pagtitiis. Kaya tinanggal ni Solomon si Abiatar sa kanyang tungkulin bilang pari ng Panginoon. At natupad ang sinasabi ng Panginoon doon sa Shilo tungkol sa pamilya ni Eli. Namatay si Joab. Hindi tumulong si Joab kay Absalom na maging hari, pero tumulong siya kay Adonaya. Kaya nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Adonaya, tumakas siya papunta sa tolda ng Panginoon at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Nang mabalitaan ni Haring Solomon na tumakas si Joab papunta sa tolda ng Panginoon at lumapit sa altar, inutusan niya si Benaya na patayin si Joab. Kaya pumunta si Benaya sa tolda ng Panginoon at sinabihan si Joab, lumabas ka, sabi ng hari. Pero sumagot si Joab, hindi ako lalabas. Dito ako mamamatay. Bumalik si Benaya sa hari at sinabi ang sagot ni Joab. Sinabi ni Solomon kay Benaya, gawin mo ang sinabi niya. Doon siya patayin sa tolda at ilibing, para ako at ang pamilya ng aking ama ay hindi managot sa pagpatay niya kay Abner na anak ni Ner, na commander ng mga sundalo ng Israel, at kay Amasa, na commander ng mga sundalo ng Juda. Pinatay niya ang mga taong inosente nang hindi nalalaman ng aking ama. Mas matuwid at mabuti ang mga taong ito kaysa sa kanya. Ngayon, gagantihan siya ng Panginoon sa ginawa niya sa kanila. Siya at ang angkan niya ang mananagot magpakailanman sa pagkamatay ng mga taong ito. Pero si David at ang angkan niya't kaharian ay bibigyan ng mabuting kalagayan magpakailanman. Kaya pinuntahan ni Benaya si Joab at pinatay. Inilibing siya malapit sa bahay niya sa ilang. Pagkatapos, ipinalit ng hari si Benaya kay Joab bilang commander ng mga sundalo. At ang ipinalit niya kay Abiatar ay ang paring si Zadok. Ang pagkamatay ni Shimei. Ipinatawag ng hari si Shimei at sinabi sa kanya, magpatayo ka ng sarili mong bahay sa Jerusalem at doon ka tumira. Huwag kang umalis sa lungsod at pumunta sa ibang lugar. Sa oras na umalis ka at tumawid sa lambak ng Kidron, tiyak na mamamatay ka. At kapag nangyari ito, ikaw na ang may pananagutan nito. Sumagot si Shimei, mabuti po ang sinabi niyo, susundin ko ito. Kaya tumira si Shimei sa Jerusalem ng matagal na panahon. Pero pagkalipas ng 3 taon, lumayas ang 2 sa mga alipin ni Shimei at pumunta sa hari ng Gat na si Akish, na anak ni Maaka. Nang mabalitaan ito ni Shimei, nilagyan niya agad ng upuan ang kanyang asno at sumakay. Pumunta siya kay Akish sa Gat para hanapin ang 2 alipin niya. Nakita niya sila at isinama pa uwi. Nang mabalitaan ni Solomon na umalis si Shimei sa Jerusalem at pumunta sa Gat at nakabalik na, ipinatawag niya ito at sinabihan, hindi ba't pinasumpa kita sa pangalan ng Panginoon at binalaan na sa oras na umalis ka sa Jerusalem at pumunta sa ibang lugar ay tiyak na mamamatay ka? At hindi ba sinabi mo na mabuti ang sinabi ko at susundin mo ito? Ngayon, bakit hindi mo sinunod ang ipinangako mo sa Panginoon? Bakit hindi mo tinupad ang mga iniutos ko sa iyo? Sinabi pa ng hari sa kanya, tiyak na naaalala mo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, gagantihan ka ng Panginoon sa masamang ginawa mo. Pero pagpapalain ako ng Panginoon at ang kaharian ng aking ama na si David ay magpapatuloy sa kanyang mga angkan magpakailanman. Pagkatapos, inutusan ng hari si Benaya na patayin si Shimei. Kaya dinala ni Benaya si Shimei sa labas at pinatay. Mas lalong tumatag ang kaharian sa ilalim ng pamamahala ni Solomon.